news, tama nga ka sa lugsik. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang mayamang bansa ng Saudi Arabia ay merong itinatagong mga bagay na talaga namang nagdudulot para maging nabubukod-tangi sila kumpara sa iba? Kaya mula sa nakakagulat na presyo ng tubig hanggang sa kakaibang sports, ay ito ang 10 kakaibang bagay na sa bansang Saudi Arabia mo lang makikita. At kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, mahalang tubig. Alam mo ba na kahit pa napakayaman ng ekonomiya ng bansang Saudi Arabia, ay merong isang bagay na kahit pa ordinaryo lamang para sa atin ay tila ba diamante o gintuna para sa kanila? Ang bagay na ito ay ang tubig. Dulot ng bansang Saudi Arabia ay napapaligiran ng desyerto kung kaya't hindi na may tatanggipan ng kahit na sino na tuyot ang klima sa lugar na ito. Namaniwala ka man o sa hindi, ay siyang naging dahilan para mas tumaas pa ang presyo ng tubig sa lugar kaysa sa langis. Kung saan ayon sa datos na inilabas ng World Bank noong 2019, ay umaabot raw ang presyo ng tubig kada litro sa $0.09, habang ang langis naman ay nasa $0.06 per litro lamang. Makikita rin ang matinding kakulangan ng tubig ng Saudi Arabia sa tubig na pwedeng gamitin ng bawat individual kada taon, kung saan 89.5 cubic meters lamang ang pwedeng magamit ng isang tao sa bansang ito, na higit na mas maliit sa 6,000 cubic meter na tubig kada tao para sa ibang bansa sa mundo. Ang isa sa pinaka-pinagkukuhanan ng tubig ng Saudi Arabia ay ang kanilang karagatan, kung saan pinaproseso muna nila ito para matanggal ang asin dito. Pero sadyang napakalaki ang ginagastos ng gobyerno para magawa ang ganitong proseso, kung saan maabot sa 15% ng langis ang kanilang ginagamit para makagawa lamang ng filtered na tubig na pwedeng gamitin ng mga tao bilang inumin o di kaya'y panligo. Dahil sa kailangan ng mga factory na nagpoproseso ng tubig, ay umabot na noong 2020 sa 35 milyong katao ang nagtatrabaho sa mga ganitong pasilidad sa bansa. Pero ayon sa imbestigasyon ng mga eksperto, ay patuloy pa rin itong tataas sa paglipas ng mga taon, kung kaya't posible raw na nasa 2050 ay umabot na ang bilang ng mga manggagawa sa mga ganitong factory sa 45 milyon. Ito ay dahil sa matindi ang pangangailangan ng Saudi Arabia sa tubig, hindi lamang para gamitin ng kanilang mga mamamayan sa pang-araw-araw nilang kabuhayan, kundi pati na rin sa kanilang sakahan, kung saan napupunta ang 80% ng tubig sa bansang ito. Ang kakulangan ng tubig ng Saudi Arabia ay nagdulot para gumawa ng programa ang mga otoridad na kung tawagin nila ay Katra, na naglalayo na pababain ang presyo ng paggamit ng tubig ng mga tao by 43% na kanilang inaasahang mapagtatagumpayan sa taong 2030. Number 9, kumikita sa pagdadasal. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong kakaibang paraan ng pagdadasal ang mga tiga Saudi Arabia, kung saan meron silang sinusunod na 5 prayers na kanilang ginagawa depende sa posisyon ng araw? Ang 5 prayers na ito ay ginagawa nila sa madaling araw, umaga, tanghali, hapon at gabi, na talaga namang istrikto nilang sinusunod sa pamamagitan ng pagsasagawa nila sa tinatawag na Umm al-Qura method, kung saan binabasa nila ang oras ng kanilang pagdadasal sa posisyon ng araw. Kung kaya't kahit nasa kalagitnaan pa sila ng pamimili o pagkain ay bigla na lamang silang hihinto at masinsinang magdadasal. Kahit pa nga nasa gitna sila ng trabaho, ay agad nilang ititigil ito at luluhod at magdadasal sa kanilang sinasambang Panginoon. Nagtatagal ang pagdadasal na ito ng mga Arabo sa loob ng 15 hanggang 20 minuto, kung kaya tinuturing na ng iba na break time nila ito para malayo sa stress ng kanilang trabaho, kahit na patuloy pa rin silang binabayaran at kumikita rito. Ipinapatupad ang ganitong tradisyon sa Saudi Arabia para mas maging malakas ang koneksyon ng kanilang mga mamamayan sa kanilang relihiyon na pinaniniwalaan. Number 8, walang birth control. Hindi na may tatanggipan ng kahit na sino sa atin na ang mga mamamayan ng bansang Saudi Arabia ay talaga namang istriktong sumusunod sa kanilang mga tradisyon, kung saan kabilang na sa mga ito ay ang hindi nila pagpayag sa pagbebenta ng mga contraceptives sa kanilang mga establishmento,
na kahit pa makikitaan naman ng mga condoms, pills at iba pa, ay talaga namang madalang lamang daw makakabili rito ang mga tao. Ito ay dahil sa ang pakikipagtalik ay pinapayagan lamang ng reliyon ng bansa na ito para sa mga mag-asawa at hindi sa mga magkasintahan pa lamang. Kung kaya't kapag bibili ka raw ng ganitong mga contraceptives, ay kinikilangan mo munang magbigay patunay na kasal ka na bago ka papahintulutang makabili sa tindahan. At dahil sa ang mga mag-asawa ay bihira lamang gumamit ng mga contraceptives dulot na gusto din namang magkaanak agad ng mga ito, ay kadalasang naiipon at naiimbak lamang ang bilang ng mga contraceptives sa mga establishmento. Number 7, illegal ang sugal. Ang pagsusugal sa bansang Saudi Arabia ay pinaniniwalaan ng mga tao na isang malaking kasalanan batay sa reliyon na kanilang pinaniniwalaan, kung kaya't bawal na bawal ang pagpapatayo ng kasino o anumang uri ng sugalan sa bansang ito. Na kung sakali mang mahuhuli ng mga otoridad na ilegal na ginagawa ng mga tao, ay agad nila itong papatawan ng parusa, kung saan pwede nila itong dalhin sa kulungan o di kaya'y pagbayarin na lamang ng multa. Pero ang striktong batas patungkol sa pagsusugal ay pilit pa rin nilulusutan ng ibang mga tao, kung saan gumagamit ang ilan sa mga ito ng VPN para makapaglaro at makapagsugal pa rin gamit ang kanilang mga device, kung saan kukunik sila sa ibang mga bansa. Ang isa ding paraan para matustusan ang kagustuhan ng mga mamamayan na magsugal sa bansang ito ay ang pakikilahok nila sa pustahan sa karera ng mga kabayo na hindi nila itinuturing na sugal, dulot na hindi naman pera ang kanilang itinataya rito, kundi huhula lamang sila kung sino ang mananalo, at kung sila ay tama ay mananalo sila ng premyo. Kung hindi pa sapat ang ganitong uri ng mga aktibidad para sa mga Arabo, ay hindi rin naman illegal para sa kanila ang pagpunta at pagbisita sa ibang mga bansa para dito sila magsugal, basta't mababayaran lamang nila ang mataas na halaga para sa aktibidad na ito na hindi may tatangging hindi kayang gawin ng karamihan sa mga Arabo. Number 6, kakaibang kasal. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang kasiyahan matapos ang kasalan sa bansang Saudi Arabia ay labis na nabubukod tangi kumpara sa ganitong seremonya ng ibang mga bansa? Ito ay dahil sa ang mga kasiyahan o wedding party ay ginagawa nila matapos nilang paghiwalayin ang mga babae at lalaking bisita. Dulot na ayon sa tradisyon ng mga Arabo ay hindi pwedeng pagsamahin ng mga babae at mga lalaki na hindi naman mag-asawa, kung kaya't meron silid kung saan magpaparte ang mga babae na makikita mong napupuno ng mga bulaklak habang pinupuri nila ang bride na nakasuot ng special na kasuotan na kung tawagin nila ay an abaya, na nakakatulong raw para mas tumingkad ang kanyang ganda. Ang groom at ang mga kasama naman nitong kalalakihan ay magkakasiyahan sa pamamagitan ng pagkain nila sa isang silid na siya rang magiging lugar para sila ay makapagkwentuhan. Ang groom ay magsusuot ng shemag sa kanyang ulo para mahalata na siya ang ikinasal ng mga tao. Magsasama lamang ang mag-asawa kapag hahatiin na nila ang cake para sa kasal nila at saka babalik sa kanilang mga silid para magpaalam sa kanilang mga bisita na hindi pa pwedeng umalis ng sabay-sabay sa establishmento ng magkakasama. Number 5, napakaraming camel. Alam mo ba na kaysa mga kotse na mayroong magagarbo at mamahaling mga modelo, ay mga hayop na ito na kung tawagin ay camel ang paboritong sasakyan ng mga Arabo pagdating sa kanilang mga disyerto? Ito ay dahil sa mga camel ay mayroong matitibay na pangangatawan na kayang maglakad sa maiinit na lugar ng matagalan na siyang nagindilan para maging madalas ang bintahan nito sa syudad ng Riyadh na kapitolyo ng bansa. Pero hindi lamang para sa transportasyon ang mga hayop na ito, kundi para din sa mga produkto, dulot na meron silang karne at gatas na talaga namang hinahanap-hanap ng mga tao. Habang ang tela mula sa hayop na ito ay pwede rin gamitin para makagawa ng iba pang mga produkto. Dahil dito ay umaabot daw sa lampas 100 kamelyo ang nabibenta sa syudad ng Riyadh kada araw, na kahit pa para sa atin ay konti lamang, ay dapat mong malaman na umaabot ang halaga ng bawat isa sa mga ito sa 2,667 dolya o mahigit 130,000 pesos, na halos katumbas na ng 130,000 piso.
kung kaya't pwede mo nang ituring na sasakyan ng mga ito na siyang ginagamit din daw para maging simbolo ng kayamanan ng mga Arabo. Number 4, kawalan ng ilog. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa isang teritoryo ng bansang Saudi Arabia sa pinakamalaki sa ating planeta ay ni isang ilog ay hindi mo makikita rito? Ang kawalan ng ilog sa lugar ay siyang naging daylan para magkaroon ng matataas na halaga sa bansa ang tubig na nakokolekta lamang nila sa ilang bilang na paraan. Kung saan ang isa na rito ay ang pagkokolekta nila ng tubig mula sa ulan na madalang lamang din nilang maranasan, kung kaya't para masigurong makakaipon sila sa tuwing umuulan sa kanilang teritoryo ay nagpapatay ang gobyerno ng bansa ng 522 dam na siyang pinagkukuhanan ng tubig para sa kanilang mga sakahan. Pero parati itong nagkukulang, kung kaya't nakasanayan na rin ng mga Arabo na magproseso ng tubig mula sa kanilang karagatan. Sinasabing $2.6 billion ang kinagastos ng bansang Saudi Arabia para lamang makagawa ng sapat na tubig para sa kanilang mga mamamayan, kung saan ang tubig na ito ay kanilang tinitipid at nire-recycle para hindi ito masayang at para maulit muli nila itong magamit. Number 3, bawal magmaneho ang mga babae. Dahil sa istriktong tradisyon ng bansang Saudi Arabia na nakuha nila mula sa kanilang reliyon at pagkakapareha ng opinyon ng mga pinuno, dulot na isang pamilya lamang ang namumuno sa bansa magmula pa noong 1932, ay pinagbabawalan ng bansa na ito ang ilang mga karapatang pantao para sa mga kababaihan, kung saan sadyang naiiba ang trato sa mga ito ng kanilang gobyerno kumpara sa mga kalalakihan. At ang isa na sa kaibahan na ito ay ang hindi pagbibigay pahintulot sa kanila na magmaneho, kung saan agad silang ikukulong at pagbabayarin ng multa kung sakaling mahuhuli ang mga babae na nagmamaneho sa kalsada na siya rin nagdulot, para marami ang magprotesta. Kung kaya't noong 2017 ay naglabas ng statement ang bagong prinsipe ng bansa, kung saan ayon sa kanya ay sa susunod din daw na taon ay bibigyan niya na ng pahintulot ang mga babae na magmaneho, na sinasabing na pagdesisyonan niyang ipatupad para mas makasabay sa modernisasyon ang kanilang bansa at hindi sila patuloy na masakal sa istriktong tradisyon. Kung kaya't noong napatanggal na ang batas na nagbabawal sa mga babae na magmaneho buwan ng Hunyo taong 2018 ay libo-libong mga babae ang sabay-sabay na nagmaneho sa kalsada gamit-gamit ang mga sasakyan nila na siyang nagdulot para noong araw na iyon ay tila ba'y may naganap na isang malaking parada. Number 2, istriktong pagmamahalan. Ang pagiging magkasintahan sa bansang Saudi Arabia ay sigurado akong magpapasuko na lamang sa maraming mga tao sa kadahilan ng walang ginaganap na Valentine's Day sa bansang ito. Dulot na paniwala ng gobyerno ay konektado ang holiday sa reliyon ng Kristyanismo, kung kaya't sa tuwing dumarating ang buwan ng Pebrero ay nagkakaroon ng mga tao na kung tawagin ay religious police, na kaysa manghuli ng mga kriminal ay responsable ang mga ito na manghuli ng mga nagbebenta ng mga rosas, tsokolate at iba pa na agad nilang dadalhin sa kulungan at pagbabayarin pa ng multa, kahit na ang mga mag-asawa ay kabilang rin sa limitasyon na ito. Kung kaya't sa tuwing dumarating ang tinatawag na araw ng mga puso ay nananatili na lamang sa loob ng kanilang mga tahanan ang mga magkasintahan para hindi rin nila i-celebrate ang holiday sa loob ng kulungan. Bago tayo magpatuloy, sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na sinasabing nakuhanan raw ng isang turista na bumisita sa Saudi Arabia, kung saan nakita niya raw na ang uniforme ng mga babaeng trabahador sa hotel na kanyang tinuluyan ay binubuo ng hijab na traditional nilang kasuotan, pero ang pambaba ng mga ito ay halos hubot-hubad na talaga namang nagpaluwa sa mata ng mga kalalakihan. Hindi alam ng publiko kung totoo nga ba talaga ang larawan na ito, pero dahil sa istrikto ng gobyerno ng mga Arabo ay hinala ng mga tao na edited lamang ang litrato, na kung sakali mang totoo ay hindi may tatangging agad din namang ipapasara ang establishmentong gumagawa nito. Number 1, kakaibang soccer. Alam mo ba na mayroong kakaibang soccer team ang bansang Saudi Arabia, kung saan ang bawat isa sa mga manlalaro dito ay naputulan ng paa? Ang larong ito ay tinatawag na amputee football, na sinasabing nilalaro na ng mga Arabo noon pa mang 1996,
kung saan kahit pakakaiba at nakakagulat itong makita ay dapat mong malaman na hindi lamang para sa kasiyahan at libangan ng sports na ito, dulot na nakikipagkompetensya na ang mga manlalarong ito ng mga Arabo sa iba't ibang mga team sa mundo, kung saan sumali na sila sa Ampute Football World Cup, Asian Cup at Gulf Cup na madalas daw nilang napapanalo. Ang soccer team na ito ng bansang Saudi Arabia na naglalaro at nagpapasa ng bola kahit naputulan na sila ng isa nilang paa ay nakapag-uwi na ng napakaraming mga medalya sa bansa, kung saan ang ilan sa mga ito ay ang silver medal na nauwi nila mula sa Uzbekistan taong 2007, bronze medal noong 2018 sa Mexico at gold medal sa Bahrain noong 2019, na nagpapakita lamang na kahit pa meron silang kapansanan ay hindi ito naging dahilan para sumuko at huminto na sila sa pakikipaglaban. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming bagay tayong pwedeng matuklasan sa Saudi Arabia, kaya para sa iyo, alin sa mga kakaibang bagay na ito sa Saudi ang pinang nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba, at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksi, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!